tagapong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at samahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin at dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo.
Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karuwaheng pandigma, ang iba'y nangangabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagimitan at karuwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming maghari ang mamamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba. Sa pagsama nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pupurihi. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo na po lang. Alleluia, 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 alleluia. Nandito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala ng matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitiko na dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupurong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang naiisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan, at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Natapos na ho noong January 9, noong 11 o'clock na misa, yung huling misa para sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Maagang nakabalik ang traslasyon. Ang sabi ho ay, ito po yung pinakamabilis na traslasyon simula nang lumipat tayo sa Luneta. Almost 15 hours, 14:59 eksakto at 10 segundo. Nakabalik na ang imahe sa kanyang lagakan dito sa may gilid, likod ng simbahan. Pero, tapos na ba ang lahat? Sa totoo lang, nagsisimula pa lang tayo. Kung titignan po ninyo sa may likod, sa ilalim po nung Nazareno 2024 ay may 3 salita at kataga doon. Debosyon, ito yung ginawa natin, yung pag-ating pahalik, sa ating pagnonobena, sa mga misa nobenaryo. Ang iba ay nagpakaridad dahil sa kanilang debosyon. Ang ating mga fiesta masses, yung traslasyon na maraming nakibahagi at nakisama. Nagsumikap tayo na ipakita at makita si Jesus sa ating traslasyon. Pero may isa pang salita doon. Tapos na yung debosyon, mga misa, fiesta celebration, tapos na ang traslasyon. Nagsisimula naman ngayon ang misyon. At dito ngayon tayo tinatawag. Yung iba siguro, meron pang aftermath. Meron pang hangover mula sa ating pagdiriwang. Ngayon, tutungo naman tayo sa misyon natin na nagmumula sa ating debosyon. Ang debosyon, tuloy-tuloy. Lalo na ngayong araw ng Biyernes na ito, araw ng debosyon ng bawat deboto.
At kahit na napuno ang simbahan natin, kahit sa labas ho, punong-puno ng simbahan, punong-puno ng tao ang simbahan, patuloy pa rin nagdadagsa dito ang mga tao dahil sa ating debosyon. Pero ang debosyon, kung gusto mong lumago, kailangan may misyon. At ano yung misyon natin bilang Kristiyano? Ano yung misyon natin bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Mula sa pagnanais nating makita si Jesus, level up na tayo at ipakita naman natin si Jesus. Ipakita si Jesus sa buhay natin. Ipakita si Jesus na nagbunga yung ating ginagawang debosyon sa buhay natin bilang Kristiyano. Nakahawak ka nga sa lubid. Nakahalik ka sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno doon sa may grandstand. Iba nga ho, ilang oras pa ho ang pinipila. Pero sana ang lahat ng ito magdulot ng pagbabago sa buhay natin. Magdulot ng pagbabago sa ating kalooban na yung kasalanan natin ay tinatalikuran natin. Yung dati nating nakagawi ang mga hindi magaganda, iiwanan na natin. Yung dating chismosa, ngayon, sharer na ng good news. Diba? Hindi na buhay ng may buhay ang pinag-uusapan niya. Ang binabahagi na niya, mabuting balita na ni Lord. No? Ganda nun. Yung dating palaaway, ngayon, maintindihin na. Yung dating 10,000 words per second pag nagagalit na sa bahay, na mas mabilis pa sa tunog ng machine gun pag nagagalit. Aba, marunong nang magpasensya at umintindi. Hindi na react lagi ng react. Marunong nang mag-understand bago mag-react. Pag ganun yung ginagawa, sabihin, siguro deboto na mahal na pong Jesus Nazareno yan. Kasi nagbabago na yung buhay niya. Yung dating hindi pala simba, makahawak sa lubid lang, ngayon nagbabago na siya at nagsisimba na siya. Biyernes, Linggo, hindi lang sa prosesyon nakikita, kundi pati sa pagsisimba, kitang kita. Nagkukumpisal na, nagbabagong buhay na. Hindi na siya naglalakad lamang ng paluhod dito. Tumatanggap na siya ng komunyon. Yun ang misyon. Doon tayo lalago sa ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi kung ganun yung gagawin natin, may pagbabago ng buhay talagang makikita sa atin, tunay nga na naipapakita natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Kaya magandang imbitasyon ito. Sa Biyernes na ito, pagkatapos ng ating kapistahan, sa araw ng debosyon na ito, let us now level up and walk towards mission. Yan po yung next step natin. Yan po yung next natin. Yan ang chapter 2 natin bilang deboto. Pagkatapos matanggap ang mga biyaya ng isang makahulugan na kapistahan, chapter 2 na tayo. Level up na tayo. Next stage na tayo. Let's go to mission. Ipakita na natin si Jesus sa pagbabago ng ating buhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, itulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan.
Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging buhay sa larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, yayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisa. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus, ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus sa'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalagdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno,
kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawid ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno, ang large size na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami
sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming daligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.